guys, nandito tayo ngayon sa Moonmok Paranaque. Dito tayo nagpakabit ng crash guard. Quick update lang to. Ito si Boss Marlon. Kung gusto nyo magpakabit, papakita natin yung tapos na gawa niya. Shoutout kay Boss Marlon. Ito mga ka-ER, ito yung unit natin, si Easy Ride. Yan, may sticker na ng Easy Ride Journey. Tapos nagpagawa tayo dito na crash guard. So nabili natin to sa Shopee. Ilalagay ko na lang kung saan ko in-order sa Shopee. So yan yung output niya. Nabili natin yung pa-horizontal. Meron yung pa-diagonal. Hindi ko lang alam kung paano yung lapat nun. Pero yung gustong bumili, tapos ito yung napanood nyo, yan yung bili nyo. Kasi konti lang yung ginawa nila dito na adjustment. May kita nyo yung tsura. Ayan. Lapat na lapat na. Kahit dito sa gitna. Ayan. Lumapat na. Tapos balak nating bilhan ng malaking ilaw dyan. Ayan, dito magkabilaan. Hindi siya masyadong yung ano, yung ganon. Kasi nilapat natin. Ayan, konti lang yung giwang niya dito sa side. Kahit din dito sa side, konti lang din. Ito naman yung itsura ng kanyang likod. Ayan, so konti lang din yung giwang. Ayan, so kalkuladong kalkulado. Ayan, so dun sa mga gustong magpakabit ng crash guard, sana makatulong sa inyo to. Ito lang yung dinagdag nila. Ayan. So sa loob niyan, yan nila nilagay yung tornilyo. Ayan. So yan din. Dati andito yan. Tapos inangat, tapos dinagdagan. Tapos, dito sa harap niya, pang NMAX kasi to, yung NMAX na crash guard. So ang ginawa natin, pinamodify na lang natin. Ito hindi na to dinagdagan sa gitna. Kinat na lang dito sa gitna, tapos binend. Ayan, para lumapat. Medyo lumuwang siya. Tapos, ito yung dinagdagan sa kanya. Pinakagitna niya. Ayan. So, pinakabit pa rin natin para mas matibay siya. So, sana nagustuhan nyo mga ka-ER. Kaya na lang bahalang umusga kung gusto nyo magpakabit o hindi. Ayan. Tapos, yan din. Stock lang yan. Wala kaming ginalaw dito. Wala dito. Dito lang sa may lagayan ng tornilyo. Hanapin nyo lang yung shop nila dito, Kulot Welding Shop, katabi ng Coolmax Car Aircon. Pwedeng-pwede kayong magpagawa dito. Yan, masdan nyo na lang yung Easy Ride natin. Nagpalagay tayo ng crash guard, dumadami na yung gasgas ni Easy Ride. Tulad dito sa side, may gasgas na siya. Tapos ito sana, ipapakat ko. Pero tignan nyo, lumapat. Binend din namin yan para lumapat dito. Kasi nung una, nakalabas yan, parang nakaganyan. So para magiging mitsa pa ng disgrasya mo pag hindi mo binend eh. So binend namin yan paloob. Ganon din dito sa kabila. Ayan. Ayan oh. Ayan. So pumasok siya dun sa kanyang curve. Ayan. Same dito sa kabila. So ang kulang na lang nito, repaint. Repaint natin to. Saka yun. Tapos yung mga may gas tulad nung andun sa mga ipaan niya. Ayan. Nakauwi na tayo and ayan. Yung itsura ng ating crash guard eh. Nagustuhan ko siya kasi dun sa kanyang stability mas nag-improve pa siya. Mas madaling iliko. Ayan. Tapos hindi ka na nag-aalangan dun sa mga pa-curve na daan. So maganda yung stability niya. Ayan. So kung gusto niyo ng ganyang crash guard, pwede rin. Kaya lang yung pang NMAX ipapamodify pa natin. Yung motor natin parang pakiramdam na dagdagan ng 3 to 4 kilos. Yung harapan niya, ayan. So yun din yung consequences niya pag ganito yung crash guard niyo na kinuha. Nasa inyong ano rin pagpili kung yung half lang or itong buo. Pag high speed yan, mas maganda sa stability. Sa mga gustong magpakabit around Paranaque, lalagay ko na lang yung kanilang placard dyan, saka yung kanilang location. Check nyo na lang sila guys kung gusto nyong puntahan. And dito na lang guys, thank you for watching. Ride safe.